So yan, 'di ba pagkatapos niyan, haluin ko lang siya. So itong process na to, dapat from time to time hinahalo mo siya, tapos kusa na siya matutunaw, sir. Pero hindi within the day. Kumbaga, from time to time, natural na siyang matutunaw siguro hanggang bukas. Ngayon mainit, mabilis matunaw. Kumbaga, hinahalo mo ganyan. Kaya kita mo bula. Kasi sabon yan, sir. Sabon, eh. So, sir, gaano katagal ang itatagal nito bago matapos yung process? Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa sa description box. Parang kayo yung dead end. Oo, pero ang sabi nila, magkakaroon ng highway dito. Pag tinamaan to ng highway at na-open yun, iba na negosyo ko. Baka dito na yung paradahan ng mga truck. Paradahan. dito na yung ano. Kasi, dati may canine pa ako eh. Na school, dog school. Talaga? Nagpaparent ako dati ng canine. Anong year yun, sir? Mga 2002, 3, 4, hanggang 9. Kaso naging problema sa canine. Diba may mga canine, may magre-resign, mag-o-open siya ng sarili niya. As usual, pababa ng presyo. Dati, ang renta ng isang dog, kasama yung tao, nasa 90,000. Isang buwan, isang aso, bumaba yun ng 25,000. Paano ko pa mabubuhay? Isang matao. May tao yun. Ang maintenance ng aso, alam nyo yun. Diba? Noong 2004, sa isang linggo, 8,000 pesos yung pagkain ng aso. Ano ko mabubuhay? Kaya, ang hirap. Pero masaya. Marami akong ninegosyo, wala akong kumita eh. Baka sa langka, sir. Baka langka. Tsaka ito kung makaka-develop kami ng produkto. Kasi may mga heirloom na product sa Calamansi eh. Na sabi ko pag-aralan. Kung punta ka sir ng UPLB. Oh, UPLB doon sa food science. Na-feature ko na rin sila eh. Ang naalala ko sa UPLB yung landscape. Oo, yung landscape. Kasunod nun. Kasunod nun. Nag-food science kami. Actually, si Mike Roldan, niyayaya ko doon. Ay, punta tayo ng UP. Tingnan natin ano meron. Kasi ako punta ay, lang. Ay, may freeze-dry sila doon. May freeze-dry sila doon. O, kasi, challenging ah. Paano ba nila ginagawa to? Ang tagal-tagal mo ng dinidehydrate. Sabi ko, hindi naging chips eh. Naging belly ko siya eh. Yung parang Makunat. Ganun yung nangyari. Freeze dry. Tsaka ano talaga, challenge pa rin yung tao. Although na, ayun o, yung dating mga tanim namin. Diba, ang dami kong, kasi galing ako ng planta eh. Engineering background ko. Dami kong mga board-board, no? Sabi naman ni Edgar, sabi niya, sir, no read, no write ako eh. Problema ako bigla. Diba? Siyempre, dami mong gusto. Then suddenly, although na siya, mauwido. He can do everything. Bigyan mo lang siya ng guide. Pero dapat patuloy yung follow-up. So yung wife niya, dati kasi sistema namin, naka-monthly yung asawa, yung lalaki. Tapos yung babae, naka-per-head siya sa baboy. Then, siyempre, bitin na bitin yung pang-araw-araw. Kinausap ko si Annie, sabi ko, paguhin natin yung salary nila. Tapos, bibilihin ko na yung rights nila doon. Pero may monthly sila. Na, kumbaga si Edgar. Worker na lang talaga. Worker na lang. Ngayon, kung kikita kami, sabi ko nga, kung kikita ako, bakit hindi ako magbobonus? Kasi sabi ko sa kanila, kagaya nung
gusto, ayoko pa ibenta yung baka dahil kailangan nila yung pera. Dahil kami hati na doon. Sige lang. Ako makakapagtiis pa ako eh. Kasi kung mas, minsan kasi maliit pa eh. Kailangan nila, bibenta na. Eh kung mas malaki, di ba, mas malaki yung presyo. Eh biro mo, minsan 40,000 lang namin bibenta. Eh yung huli namin malaki, nabenta namin na 96. Eh kung ganun, kahit magantay ka ng matagal. Pero, since kailangan nila, hindi po yung kasi yung policy namin, walang advance pag kailangan benta. Kasi nakikita ko dun sa iba, advance na advance, sa huli, lubog na lubog na yun. So, tinuturuan ko silang, yan lang yung means nyo. Pero dapat i-analyze mo, di ba? Kung di, sabi ko nga kay Ani, invest tayo sa tao. Dagdagan natin salary, bahala na for the next 2 years kung ano mangyayari. Tapos, ayun nga, ngayon pero, lang. Pero, sir, if you don't mind. Oo. Hindi ba masyadong madami kang venture? Kami ngayon? Bakit hindi ka mag-concentrate sa isa hanggang dalawa lang muna? Actually, yung baboy, pinansuporta ko yun sa kanila. Ganun na naging, ba't kami napunta? Kasi walang kita kagad to. Oo. Pero kung namumunay ka naman si... Okay naman. Namumunay na eh. Baka kailangan mong... Ma-process. Iyon yun talaga para yung para tuloy-tuloy may yun yung, ano na. Yun ngayon yung tinitingnan namin. Yung mag-process. Para ma-develop yung kasi produkto. Kasi pag na-process mo, hindi ka nagmamadali na ma-dispose tsaka, in within the day. Hindi. Tsaka mas maganda yung value. Value. Tsaka kahit yung reject mo, magagamit mo. Magagamit. Magagamit mo. Yun rin. Yung, nandun na kami sa, ano, kumbaga, inaano na namin yung development ng produkto. Kasi ang sabi ko nga doon sa anak ko. Punta ka sir ng UPLB. Pwede. Punta mo yung food science. Sa food science. Ay, meron silang training doon sir. Calamansi juice. May training sila. Kailangan mo lang bumuo ng 8 participants. Libre. Ah, pag 8. Basta may 8 participants. Pwede. Sama na rin ako pag ano. Sige sir. Pwede. Kontakin ko nga sila sir. Madali lang yun. Sino ko kontakin sir? Kontakin ko sila. Tapos kasi dito tayo. Gusto ko ring buuin ng kung hindi man cooperative asosasyon ng mga grower ng kalamansi. Bili ka na lang. Pero mayayaman kasi itong mga to. Bili ka na lang. Hindi, sa kanila ako bibili. Kasi pagka mahina, talagang ngayon medyo mura, pwede mong bilihin. May politics pa yan eh. Magbubuo ka pa ng ano, sakit sa ulo na naman totoo yan. Mag-concentrate ka na lang dun sa pag ano ng ano mo. Pwede. Actually, making it alam mo ba, problema ko, sir. Siyempre, ano, semi-retired ako eh. Parang ayoko na, pagod talaga ako sa corporate. Oh. Ngayon, nagiging busy ako, parang babalik ako. Kaya sabi ko, parang nagsisimula ako, pero enjoy naman. Kasi sa akin to eh. Mm. Diba? Hindi kagaya doon sa corporate eh. Ang hirap doon. Ano tawag dito? Hindi, konti na lang sir eh. May bunga ka rin. Oh. Ang last cropping namin, naka 2 tons na kami. Mm. Nung una, 1 ton. Nag 1.5. Nung huli, 2 tons. So, padami na kami. Si, ano, sir, si Kunanan, yung sinasabi ko sa'yo, mm-hmm. yung may mangustin durian. Mm-hmm. Nung unang napunta ko sila, that was a long time ago, hindi yung bilinag ko sila, mm-hmm. yung nauna pa. Mm-hmm. Parang half ng produce nila, pina-process. Half lang yung linalabas na food. So may durian candy, mangosteen candy, tapos sinamahan niya ng calamansi juice. Sabi niya, yung calamansi juice noon, malakas kumita. Kasi dinadala sa public school. Mga canteen. Pwede. Malakas kumita. Tapos, pero sabi ko nung uli, sabi niya, nag-stop daw siya because of the pandemic. Walang bibili. Tama. Pero ngayon, back to school na eh. Actually, nung pandemic, meron pa rin eh. Deliver nga lang. Deliver. Talagang ano. Tama yun. Iko-consider ko yun direct. Actually, kanina, di ba nakita mo, may mga hollow blocks doon. Papa-improve ko yung native ko. Sabi ng bayo ko, ba't papagawa mo pa? Kala ko, i-out mo na yung lahat.
sabi ko, parang ayoko umayaw, laban lang ng laban. Pero kasi sir, okay naman yan. Pero kasi you have to establish at least one pinakapundasyon, no? Na kumikita. Na yun yung nagsusupply. No? Pag kumikita na to, then next, ganun, next. Para ano, ano, tama yun. Actually, kaya kami doon may gulay, doon sa inopen ko, para at least paat pa paano. Cash crop. Oo, kasi ang ginawa ko doon, kinausap ko yung isang tao, tsaka yung tao ko, sige, hati-hati tayo sa kita, ako mamumuhunan. Wala kayong puhunan, alagaan nyo lang, pati yung kalamansi ko. Para, di na ako nagdadagdag ng tao doon. Iba yung usapan namin doon, pagdating doon sa gulay. Meron siya extra income doon. Para at least, nag-expand man ako, kahit papano, naalaga, kahit di nga ako kumita sir eh, doon sa gulay, basta mabawi ko lang si puhunan ko, naalagaan si kalamansi ko, pwede na. Walang additional manpower. Yan, sir. Bawi lang ang puhunan ko. Eh, ang dami din nun eh. Eh, ang layo nito doon. Kumbaga, makuha ko lang yung ginagastos niya doon. Tapos, naalagaan ng halaman ng wala additional na expenses. Pwede na. Baka pwede kang magkalay. Maganda kasi yung cover crop yan eh. Alin? Kalabasa. Actually, magtatanim kami yung kalabasa dito. Hindi na doon. Kasi mas maluwag to kaysa naman ano kaysa Gruber, diba? Na, oh, na matay kwento, na pala, no? Ano, matay na. Yung kwento niya na yung kakaw niya kaysa naman pataba siya ng patabas eh, tanim siya ng kalabasa. Sabi niya kahit sayo na yan sa tao niya. May overcrop lang siya. Tapos bumili ako sa SNR ng Has Avocado. Tinuloy, ayun yung dalawa. Talaga? Nabuhay ko. Ewan ko lang ano mangyari. Kaso sobrang init, kaya sabi ko, didiligan nila eh. Bago namin ito binili, iniisip ko doon bumili sa Alphonse. Kasi gusto ko yung lugar malamig. Malamig. Although challenge ang traffic, pero ngayon, hindi na, mabilis-bilis na. Kasi nagkaroon ng highway. Pero kung nabili super ko yun. Super mahal na yun. Hindi. Tsaka kung doon ako napunta, oh. Malaking problema yun. Ano? Kung limang araw ako nandun, ako lang mag-isa, sabihin ni Mrs. ko, lagi ka doon. Di, eh dito, katabi ko yung denan ko eh. Wala akong issue. Minsan, mamanage mo rin yung misis mo eh. Baka katayin ako eh. Di, parang sabi ko, oh, tama rin decision ko dito total. Tsaka inisip ko, di-develop ko dito, di-develop ko doon. Problema mo maghanap ng tao. Challenge yun eh. Ako, in fairness, yung tao ko, mapagkakatiwalaan ko. Ito? Oo. Pero, siya, halimbawa, pinagawa ko siya ng construction matter. Pabayaran ko na siya ng separate. Ng separate. Mm-hmm. Racket na niya. Oo, kumbaga, ano. Yung ilang araw na yung ginagawa, at sa gabi lang nakakagawa yung tao. 5 araw bago namin napaandar. Kahapon lang. Ay, hindi, Tuesday ngayon, Sunday. Parang mini subdivision nyo pala to eh. Parang kaya lang ano iba subdivision eh. Okay. Sobrang lang init talaga. Talagang ingat yung ano. Sila, hindi ko sila pinapagawa ng gantong oras hanggang alas 3, alas 4. Pero sa gabi, nagawa sila. Didilig. Oo. Sa yung plano dito, nabuo lang ng pandemic eh. Ah, ganito na gawin natin. Although na gusto mo dati, ganoon. Gusto mo. Ito sa real, kanina to? Doon yan sa pinsan ni Annie. Ito yung ano, yung sabi ko sa'yo na dati nasa Kamangga. Oo. Lahat yan dito, pati doon. Parang 14 hectares na yung kanyang kalamansikan. Kumikita siya? Palagay ko. Kasi open ang open eh. Kung hindi siya kumikita, kahit konti lang sa dami. Konti lang. Oh, economy of scale eh. Oh. Iba pa rin yung marami. Kaya inopen ko to ng kalamansi. Nakatanim ka na. Ayan, ayan meron na yan. Na. Oh. Hindi lang namin nililinis kasi pag umaga, mahamog kahit papano. Bababa yung hamog niya. Eh, halimbawa, ayan, dinilig niya yan kanina. Kung yan eh, walang damo, naku, lalong patay ang... Yan yung natutunan namin eh, pag tag-araw. Huwag ka masyado magdamo.
Pati ito, may kalamansi yan. Lahat yan. Sitaw? Hmm. Pero hindi gumanda sitaw eh. Minsan nga, sabi ko, pare-rent ba natin? Sabi ko, ganun. Ah, init. Pwede naman pa ako. Linda. Hi. Hindi na naman ko ganun kalayo. Uy, mag-isada si Patrin. Oo, kanina pa daw eh. Music ba? Ay, oh, yung music. Ay, papatay mo nga. Naalala ko yun sa Vietnam tayo. Yung, di ba yung magbibideo siya, yung... Ano pangalan nung yung Vietnamese? Ah, si ano, si Ryan. Oh, yung music. Ulit-ulit kasi may music. May higpit talaga pagka, ano, nasisita. Sa YouTube. Nasisita. Ayan, kasama natin si Sir Hill Caridad. At dito tayo sa kanilang farm. Dito po yan sa... Sir, Ibaan pa rin to? Hindi, Rosario, Batangas. Rosario, Batangas. Barangay San Jose, Rosario, Batangas. Ayan, at tayo ngayon ay after tayong mag-tour sa farm at mag-lunch ngayon ay magde-demo tayo. Paano gumawa, sir, ng... Jadam, wetting Jadam. Agent. Wetting agent. So, yung wetting agent, ano siya, pwede siyang gawing sticker. Okay. Kasi normally, may binibili tayong sticker para... Yes. Sa pag-apply ng insecticide. Fertilizer, ito ginagawa na lang namin. Kasi ito organically accepted. Ang purpose ng sticker para pag nag-apply ka ng let's say inputs mo, didikit 'yon para mas maging effective para doon sa halaman. Okay, sir, paano mo inopisahan ang pag-practice ng Jadam? Kasi kumbaga ako nung una, medyo doon talaga ako sa organic farming. Okay. Tapos kaka-research ko, nakasalamuha ko yung Jadam. Mm. Through sila Sir Andre Lim, okay. Ma'am Joji. Mm-hmm. Sa kanila ko nadinig. Then, meron siya sa YouTube eh. Pinanood ko siya doon. Okay. Then, bumili ako ng libro. Mm. Sa AgriLink noon eh. Okay. Nakabili ako ng libro about Jadam. So, binasa ko siya. Mm. Then, tinatry namin. More or less effective naman. Okay. Kasi kami, dati, gusto namin organic talaga. Unfortunately, dahil ang dami namin katabing farm ng kalamansi. Okay. Hindi siya ganun ka-effective. Pagka nag-spray na yung mga katabi mo, lahat, piyesta na yung peste doon sa akin. Nila lahat sa'yo. O lahat napunta sa akin. Then, nakita namin na nagkasakit talaga yung halaman namin. So, ang nangyari, ano kami, nag-fusion kami. May organic, merong inorganic. So, nag-a-apply kami ng insecticide, pero inaaral pa rin namin anong klaseng insecticide lang gagamitin namin. Kasi, aside sa pag-protection sa halaman, pinoprotectionan ko rin yung tao. Okay. Especially yung trabahador ko. Kasi, hindi mo alam kung ano mangyayari in the future. Diba? Sa pagkakaalam ko, yung iba kasi, ang ginagamit nila, pag nag-spray sila, 5 hanggang 6 na klase ng lason. Kami, madami na yung 2. Okay. Tapos, tinitingnan namin yung effectiveness. Kung hindi kailangan, nagre-reduce pa kami. Mm-hmm. Tapos ito, yung Jadam kasi, meron siyang tinuturo about pesticide. Okay. Pero, ang Jadam kasi, through your own eh, aaralin mo siya. Hindi siya yung kagaya ng ino-offer na, ito ready na. Mm. Ito kasi, talaga magre-research ka. You need time. You need resources. So, hindi ba mahirap yun, sir? Kasi mag-aaral ka? Ano kaya ang ginagawa namin? Simultaneous. Okay. Kumbaga, habang nag-aaral kami, pag kailangan na namin to, mag-a-apply kami. Mm. Yung alam na namin, like yung Jadam wetting agent, tsaka yung Jadam sulfur, ginagamit na namin siya. Pero bago namin siya ginamit, sir, tinesting muna namin siya sa halaman. As recommended din nila. Okay. Kailangan tingnan mo. May trial ka muna. Oo. Kahit isa, 2. Okay. Kwento ko nga sa iyo kanina, di ba? Yung isang puno ko ng abyo na matay. Uh-oh. Hindi niya nakayanan. Samantalang iba, okay lang. Mm. So, ano yun? Lessons learned yun. Na talagang, ano, hindi pwede. Tapos ang ginagawa namin, minsan, pag nakahuli ako ng uod, inisprayan ko noon. Tinitingnan ko kung namamatay. Anong reaction niya? Oo, kasi may recommended potency siya. Mm. Halimbawa, ang wetting agent, sa 200 liters, ang recommendation niya, 1.2 liter hanggang 6 liter. Mm. So, nasa sa'yo yun, paano mo i-adapt. Mm. So, yun yung sinasabi niya. Wala siyang
standard. So ikaw depende ang lagi kung ano yung need mo. Oo. So kami nandoon kami. Okay. Nagsimula kami sa 1.2, padagdag ng padagdag. Pero kung nakikita namin hindi kailangan, mini-maintain lang namin 'yon. So ngayon, ang papakita ko sa inyo paano gumawa ng Jadam Wedding Agent. Okay. Pero sir, anong main purpose nitong wedding agent? Sticker. May insecticide purpose na rin siya. Oo, meron na rin siya. Oo, kaya niyang pumatay ng mga basic. So, ang kailangan mo is potassium hydroxide. So, caustic potash. Saan nabibili ito, sir? Sa Lazada lang ako nabili. Ah, okay. Sa online. Online ako binabili. Meron. Okay. Meron. Tapos, oil. Ang recommended, canola oil. Yan ang susya. Canola oil. Canola oil. Oh. Kasi sa Korea, mura yung canola oil. Ah. Since yung Jadam is Korean technology. Ngayon, nag-try nga ako ng palm oil. Kasi mura yun eh. Oh, mura sa atin ng palm oil. Kaso, mali yung concentration, base do, yung sukat, base dun sa may kailangan ka i-adjust. Oh. Eh, kailangan ko na. So, I will use again yung canola oil. Balik kasi, na canola oil. Oo. Oh. Okay. So, tapos tubig. Ang next ingredient, sir? Distilled water. Yan, distilled water. Kailangan hindi soft yung, water. Hindi pwede yung hard water. Hindi. Ang ordinary yung tubig. Hindi siya magiging effective. Bakit, sir? Anong, ano eh, pagka in-apply mo siya, nag-spot-spot siya, hindi yung Yung parang event. May bilog-bilog. Oo. Nagkakaroon siya ng concentration. Oo. Oh. Ngayon, makikita mo mismo yun sa ano, sir, sa dahon pag nag-spray ka na. Mm-hmm. So, ang best practice, soft water. So ngayon kami dito, wala kaming soap water kasi ang water namin drawn from underground eh. Uh-huh. Meron kami sariling irrigation. So meron akong sariling filter na para lang sa pag-spray. Mm. Bumili ako ng ion exchange resin. Yun yung ginagamit ko. Naggawa ako kanina, pinakita ko yung simpleng filter. Yun yung ginagamit ko. Mm. So from time to time, tinetest ko yon kung effective pa. Pag hindi, pwede mo siyang linisin ng salt water. So, itong mga tubig nito, nanggaling na dun yun, sir? Ito, sir, binili ko to. Binili mo pa to? Distilled water na to. Okay. Kasi, pwede akong kumuha dun. Oh. Pero, dahil sa time, ito na yung ito ano na. Eh. Oh, tsaka para sigurado kasi dun, magtetest pa ulit ako eh. Oo. So, ngayon, iyaano ko din. Yan lang yung main ingredient, yung tatlo. Tapos, kailangan mo yung drum na heat resistant. Okay. Kasi ito, non-heating system to. May umiinit to ng kusa. Oh. Oo. Kaya, careful din dito sa paggawa. Mm-hmm. So, ang unang process dito, gagawin mo yung main mixture. Gagawin ko is 40 liters ng Jadam Wetting Agent. Okay. So, 40. Oo. Ano muna? 1 liter lang muna. Mamaya, papakita ko yung second process kung saan gagamitin yung, okay. yung 40 liters. Kasi may curing period to eh. Yan, 1 liter. 1 liter to, sir? Oo. Paano tumingin? Kailangan doon sa ila yung level yung mata mo. Mm. Kasi nakaganon yung tubig niyan. Eh. Mm. Sabi sa chemistry. So, ilalagay mo muna yung tubig. Diba? Actually, nasukat ko na to. Mm. Yung mantika, tsaka yung potassium hydroxide. Nasukat ko na yan. So, for protection, gumamit tayo ng ano, ito yung panghalo. Oh, ito yung panghalo niya pala. So ito, itong attachment na to, panghalo to ng pintura eh. Mm. So ginagamit ko lang. Ngayon, after ng water, ang kailangan ko is 1.28 kilos ng potassium hydroxide. So ito 1 kilo to, ito 280 grams. Okay. So na-prepare ko na. Sir, itong ingredients na to, organic ba to? Hindi. Mm. Natural, ano yan eh, accepted as organic product ng US organic, ano, na, tsaka sa Korea. Para kang gumagawa ng sabon dito, sir. Oh. Actually, sabon siya pag natapos. So yan, nalagay mo, umiinit yan eh. Ay, nagbababols? Mm. Init, sir. Tingnan mo.
So, may fume siya, sir, eh. Para ano, matutunaw na to. Oo. Oh. Ano mo yan, sir, mainit? Oh, mainit. Mainit, diba? So, tutunawin mo. Yan, pagka natunaw na siya, lalagay mo yung mantika. Ganun, yan lahat yan, sir? Ito, ano to? 28 liters. Ano, 7.2 pala. 7.2 liters. Lalagay lahat yan? Oo, sir. Ang tagal ko na itong gagamitin, sir. Once a year lang ako nagawa nito. The whole year na yan? Yung dalawa na yan. Kasi 1 liter lang kada spray. After nyan, hahaluin natin ito. Dahan-dahan lang kasi tatalsik eh. So, titigilan mo na siya pagka yung ang texture niya para siyang binating itlog. So, mamumuti yan. Oo. Tantya ko lang, sir, kung ano. Gano'ng katagal ang mixing niyan, sir? Saglit lang, sir. Mga 5 minutes siguro, sir. Pag yung texture niya, makikita mo naman na, kumbaga, nahalo na siya ng gusto. Pwede mo na siya itigil. Iba na yung itsura niya kanina, di ba? Actually, yan, pwede na yan. Okay. So, yan, after yan, kinukure ko yan ng 3 days. Okay. So, may sample na tayo nung na-cure. Na-cure. Oo. So, yan. Yan. I-cure ang ko yan. Ang curing, dyan lang siya. Oo, hayaan lang, lang siya dyan. Oo. Paano mo masasabi? Ito yan, after 3 days. Oo. Yan na siya. Yan, ang itsura. So, matigas na to. Ah, ganun. Hindi naman siya yung ano, parang wax, gel, diba? Parang so, wax. Parang floor wax. Actually, much better kung may gloves, tsaka ano. Kasi yung potassium hydroxide, Tapos ito na yung water, sir. Yes, sir. So ngayon, ang ilalagay natin, sa 40 liters, kailangan mo ng, ang una mo nilagay na tubig is 1 liter. Yung 1 liter una. So, ang added water mo is 32 liters naman yung susunod. Pero ang ginagawa ko, lalagyan ko muna siya ng 10 liters. 10 to okay. Eh. Actually, sir, sabon yan. Sabon. Na malabnaw. Sir. Medyo para siyang mantik. Parang ano, sir, yung pure na liquid soap na dishwashing, parang ganun. So yan, actually ilalagay natin yung 32 liters. Ang ginagawa ko diyan, mix muna. Mimix ko muna, dudurugin ko 'yon. So dinudurog mo lang yung kailan. Paghihiwalay-hiwalay mo lang. So, hindi mo naman pwede yung puro ganito gagamitin mo. Ano lang din. Kumbaga, pang initial lang. Pwedeng mano-mano rin.
Actually, sir, ang susunod niya, mano-mano na. Dadagdagan ko lang ng tubig. So, yan. Ilan ulit, sir? Ilalagay ko na lahat ng kailangan. So, 10 yun na una. 32 liters kasi yung requirement. So, ilalagay ko na yung 32. Kailangan mo ng tatlo. Tatlo plus 2 liters. Dalawa. Hindi ko kaya. Talaga hindi kaya ng ano ko. May grip. May ano ako, sir, eh. May sakit ako sa kamay. Okay na po. Okay, try natin. Sir, join ko. Sir, okay lang, sir. Ayan. Plus 2 pa. Yes, sir. 2 liters dito na yan. Ano pa yung pwede mong gamitin na tubig, sir? Mm. Galing ng aircon. Ah, bakit, sir? Yung sa condenser. Distilled water yung, distilled, sir. Distilled yun? O yung pumapatak. So, totoo, sir, pwedeng inumin yun? Dapat. Hindi naman. Hindi. Kumbaga, sir, ano yun eh. Logically, ano yun? Distilled water yun. Ang problema mo minsan, yung panahod mo. Yun. Pero, kasi di ba galing sa condensation yun, galing sa hangin. Mm. Yan. So yan, 'di ba pagkatapos niyan, haluin ko lang siya. So itong process na 'to, dapat from time to time hinahalo mo siya tapos kusa na siya matutunaw, sir. Pero hindi within the day. Mm. Kumbaga from time to time, natural na siyang matutunaw siguro hanggang bukas. Mm. Ngayon mainit, mabilis matunaw. Kumbaga, nahalo mong ganyan. Kaya kita mong bula. Kasi sabon yan, sir. Sabon, eh. Oo. So, sir, gaano katagal ang itatagal nito bago matapos yung process? Ano, 2 to 3 days, okay na to. Pwede okay nang gamitin. Ah, diretso na. Pwede oo, na. Oo. Tapos, gaano naman katagal ang shelf life niya na pwede mo siyang gamitin? Matagal, sir. Wala siyang... ano, walang expiration. Walang expiration. So ako naman, gumagawa ako ng good for a year. Ah, a year na? Oo, kasi unang-una, para hindi masayang yung chemical. Kung may sobra man, tsaka isang beses mo lang gagawin. I-endorse ko na lang. So, yan, ihalo mo lang na ganyan. So para makamura ka, kasi mahal din yung mga ganito, bumili ka sa bakery. Ito galing lard ba yan? Lard. Ito galing to ng bakery. Kasi nung una bumili ako ng ganito, mahal eh. Mahal. Oo. Eh, ito may 300, may 400, mura pa rin. So yan, sir. Ang finished product niyan, yung parang kanina, na parang mantika din itsura, pero sabon siya. Actually, sabon siya. So haluin mo lang siya from time to time, sir. Hanggang matutunaw na siya ng kusa. Mm. Pag in-spray mo yan, sir, wala ka ng ibang idadagdag. Yun na yun. Kami, ini-spray namin siya kasama na yung mga insecticide. Ito na yung pinaka-sticker namin. Ah. Kasi di ba yung iba bumibili pa sila ng sticker? Uh-oh. Ito na yung sticker namin. At the same time, may insecticide effect to. Mm. So, additional din to. So, hindi na kami bumibili ng sticker. Gumagawa kami. Mm-hmm. Tapos, meron kaming mga halaman. Ito lang ginagamit. Kasi hindi naman kami, kasi ang kalamansi, bakit namin ginagamitan ng iba? Kasi madami. Pag dumami yung tanim mo, dumadami peste. Oh, di ba ang kalamansi mo, pag isa, dalawa lang sa bahay, wala. Eh. Ang ganda eh. Pero pag madami ka ng tanim, nandyan na. Kasi may pagkain eh. Oh, I see. Di ba, sir? Yan. So, inahalo ko lang siya from time to time. So, kaso, ano lang, in 2 to 3 days pa siya. I-send ko sa iyo, sir, yung yes, sir. Pagka na ano na siya. Nag-settle siya. Oo. So, kaya siya mabula in sa ano, ito ay sabon. Yung sa jadam sulfur naman, ang ginagamit mo, potassium, caustic soda, sulfur, tsaka tubig.
Yun naman ang gamit. So sa hantik pwede siya, yun sila lang. Ah, talaga, sir? Hmm. Meron siyang... Ito, sir, dito sa libro, sa mga gustong mag-try, meron siyang dalawa klase yung books niya. Mm. Ito yung isa, ito yung... Ito yung basic niya. Ito ang basic. Oo, oh, yan yung... Nandiyan yung technology. The way to ultra low cost agriculture. Oh, tapos inilabas nila to. Ito yung pest and disease control. Ah. So maraming klase dito ng peste. Lahat ng peste. Na tinesting nila. So nandiyan dyan yung recommendation nila. Kung ano yung pwede mong gawin organically. So pero syempre challenge din yung paghanap ng paano ma-identify. Tsaka ano, sir, yung kasi ang ginamit nila dito yung ginkgo sa Korea. Oh. Eh wala tayo nun dito. So hahanap ka dito. Ang isang tinitingnan ko, kakwate. Kakwate. So yan, nandiyan dyan, sir. Aphids, dipin. So meron siyang mga recommendation. Ano yung gagamitin, paano mo siya gagamitin? Mm. Yan, nakalagay na dyan. Pagka infestation ka na, emergency ka, maintenance lang. So may recommendation. Pero sabi ko nga, i-test mo pa rin. Kasi yung condition nila doon malamig eh. Oo. Uh-huh. Oo. Pwedeng iba ang reaction tama sa atin. Tama yung pagkakastick niya. Oo. Yun yung nakakasunog siguro. Pwede. Oo. Kasi may experience ako na tinesting ng tao ko, kaso madamihan. May namatay. So nag-adjust kami. So ito yung ano. Ito yung sinusunod namin sa ngayon. Pati sa fertilizer. Mm-hmm. Yung fertilizer niya, lahat ng nabubulok na, kunyari si Kalamansi, mm-hmm. lahat ng tinitrim namin, lahat ng reject na bunga, mm-hmm. Inaano namin yun. Nilalagay namin sa drum, tapos sasamahan namin ng damo. Mm-hmm. Yung tinanggal namin damo pagka grass cut. Mm-hmm. Tapos lalagyan namin ng leaf mold soil. Ano yung leaf mold soil? Yun yung mga nakukuha mo sa ilalim ng mga puno na matagal na nabulok na dahon. Ang sabi niya, mga 6 inches. Ako, kukuha lang naman ng konti eh. Sa isang drum siguro, mga 4 kilos yung nilalagay ko. So, nandun doon siya, dagdag lang kami ng dagdag. So, after 3 weeks, pwede mo siyang gamitin. Parang lupa rin yung tsura nun, sir. Sir, nakita mo kanina, di ba, binubulok lang namin. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.